ni Suzette, since wala dito si Dennis at meron siyang issue, ano po talaga yung pagkakakilala niyo sa kanya? Or tahimik siyang tao, ah. Though nag-post na rin po kayo sa Twitter. Tahimik siyang tao. Although minsan maloko siya sa kanyang mga TikTok. So yes, baka na nagkaroon lang ng misunderstanding, I don't know. Pero ang pagkakakilala ko siya, hindi siya bastos na tao, eh. Mabait at tahimik na tao 'yan. Pag isa-isang party makikita mo siya nasa isang sulok at umiinom lang, hindi siya nakikipagbangayan, Yung reaction niyo po and, na... And he's a good actor. I love him. Diba? He's a very good actor. Hindi ko rin masisisi yung mga pumrotekta doon sa ABS, syempre, dahil kung nasaktan sila. Baka nga konteksto yung may problema. Baka yung... I don't know. TikTok, I don't know. Yung TikTok. Nagko-comment daw po. Parang sabi po kasi sa yun. Pero, yun o baka naman, I don't know. Hindi ko alam ko na na yan. Hindi pa kami nagkakausap. Akala ko nga dadating siya. Pero, okay lang naman na may issue sa showbiz. Para umingay ng konti. Para maging masaya pa rin. Oo nga. Kasi diba? napag-usapan. Kahit anong pangingayan, at least nagiging maingay good ang bad, showbiz publicity. At nagkakaroon pa rin ng saysay. So, Ms. Suzette, favorite niyo daw si Dennis dahil ngayon bida rin siya dito. May husbands lang. Legal wives, may husbands lover. Ano po yung reaction niyo na favorite niyo daw siya? Ay, oo naman. Favorite. Kaya... No doubt, diba? Kaya ano, nung umpisa hindi siya yung cast, eh. Hindi pa. Hindi pa namin na ika-cast kasi dumating ang kanyang character week 2 na ata or week 3. Pero talagang dinasal namin na siya na lang. Para kasama siya. Kasi alam saka ko... Saka na-request din po ata niya na gusto niyang gumawa ng kontrabida role. Yes. Sabi ko, sakto. Kasi wala akong bida role for perfect. Him, eh. Meron kaming isang major kontrabida role na nagkataon na gusto niyang gawin ng kontrabida, maiba lang. Kaya sabi ko, Dennis, mukhang sa akin ka pa. At nung nag-Zoom meeting kami, tinanggap niya agad. Wow. Tinanggap niya agad. At wala siyang arte, ha. Sinabi niya, kahit na Japanese yan, ang dialogues ko, although may mga Tagalog pa rin, for the sake ng masa natin na may maliit na TV na so hindi kaya na ano lang, translation. So, okay sa kanya. At inaral niya talaga. Ang galing. Kay Miss Jenny Mercado, if ever gibigyan niyo kong project, ano kung sa tingin niyo pwedeng project na magawa kayo sa Jenny? Ano ba hindi nagagawa ni Jen? Parang history wala. Oo, naging like Brian of the Philippines na rin naman siya. Diba? Ang dami niyang rom-com na nagwagi. Gumawa na rin siya ng fantasy with Encantadia. History na lang nga tayo. History historical. Na lang historical. Doon nag-rosaryo siya, pero MMFF. Oo. Yeah. Historical na lang nga, hindi niya pa nagagawa. Sana, Mrs. O kaya, mystery... murder mystery. No? Si RJ Nueves naman ang mahusay doon, di ba? So, gawin nyo namin, Suzette, kasi may issue daw, lumilipat daw siya. Parang hindi naman. Thank you. Hi! DJ Yoko Cha. So sabi niya, this family drama tells stories of courage, sacrifice, and hardships of every Filipino family. And when you read the scripts and portrayed your role, how was it? Ano yung naging impact sa inyo ng series na to, personally? Siguro yung natutunan ko dito, aside from yung Japanese language, yes, I think yung resilience, dahil dito sa teleserye na to, kumbaga, war yun eh, di ba? And I think now, yung mga problema ngayon natin, parang paminsan, kumbaga, na-stress tayo dahil may problema tayo, but actually, during the Japanese period, eh, mas malaki yung mga problema nila. So I think, through this teleserye, eh, matututo tayong lumaban. Yung gaya na sinabi ni Adam Green, resilience, and, ayun.
Yung, sorry, na-pick up ko lang yung, since pinag-usapan natin yung script. So, merong, gano'ng kalaking parte ng script mo yung Japanese na kinailangan mong aralin? Lahat? Hindi naman lahat. Siguro mga 30-40%. Pero with the help of my Japanese coach naman, kinakaya naman. Galing, exciting! Barbie? Sorry. Okay, ulit. So, again, nung nabasa niyo yung scripts, when you read the scripts at pinortray niyo yung role niyo, paano kayo naapektuhan personally? Anong impact nung mga script, nung pagportray niyo sa buhay niyo? Ako po, to be honest, nung una kong beses na nabasa yung scripts, ang first impression ko talaga, ay, ang ganda. Ay, ang laki ng show. Pero nung ginagawa ko na yung eksena, nung nasa loob nga ng eksena, nung ginagawa ko yung mga nakalagay sa description dun sa script, hapakabiga pala! Grabe, ang sakit sa puso! Sabi ko nga yung huling taping namin, kasi medyo nasa kalagitnaan na kami ng pagtitaping, so nasa gitna na kami ng gera. Naglata talaga ako. Kasi yung height ng emotions, yung intensity niya, 'di ba? Tapos bigla kang kakalas. Dapat doon, right after the scene, kailangan mong kumalas kasi lunch break na. 'Di ba? Kakain ka na eh. So, 'di ba, kailangan mo agad i-switch off yung emotions, pero minsan parang sandali, hihina muna ako. Ang bigat kasi, 'di ba? Kasi 'di ba sabi sa script na may nagbubumbahan sa labas. Sandali lang naman, iinom na ako ng tubig. Yung ganon. Yun yung pinaka hindi ko makakalimutang experience dito na ngayon ko lang din naranasan sa show. Yung ganon, yung bigat, yung nadadala mo siya pagkatapos, tama si Alden. So kailangan mo talaga ng a few minutes to really shake it off eh. Kasi pabigat na ng pabigat talaga yung nangyayari. At ang pinaka nagustuhan ko po dito sa script namin, napaka-detalyado. Lalo na yung mga, accurate po kasi talaga eh. Kasi even yung mga events, if I'm not mistaken, may mga footages din kaming maipapakita dito na nangyari po talaga noon. Kaya ganun siya. Kaya talagang binabasa ko yung description niya. Kasi may mga eksena na kaunti lang yung dialogue, pero mas mahaba yung description para mas ma-visualize mo siya, mas makita mo yung eksena pag ginagawa mo na. Kaya yun yung maganda sa script namin. Kaya lagi ko siyang hawak, lagi ko siyang binabalikan, hindi isang basahan lang, kada may eksena ako, binabalikan ko palagi para hindi ako mawala. Grabe, well-researched and I'm sure very, very well-executed. Thank you. Yes, ako naman po, as I read the script, parang syempre kahit na fiction yung ginagawa natin, meron at meron mga maliliit na eksena or sometimes the whole scene that was derived from a personal anecdote of somebody who lived during the World War II era. So yun yung, lalo kasi nung nag-storycon kami, si Direk Dong, kwento, tsaka si Jesus, kwento nila yung mga personal anecdotes ng mga tao na naka-survive during the World War II. May survivor ng Death March, may survivor ng concentration camp, and then the journalists that was involved during the World War II. So, kaya ako, when I read the script, kahit na fiction siya, I always treat it as nangyari talaga. Para at least as an actor, yung effect ng mga lines and ng mga eksena sa akin, ma-deliver ko lang maayos. Kasi, what if yung eksena pa lang yun is isang kwento ng isang tao na talagang na-experience yung kwentong yun. Parang ang unfair naman na hindi ko nagawa yung aking trabaho bilang isang actor na ma-deliver ng tama yung eksena. And sobrang daming life lessons dito, sobrang daming realizations at the end of the day. Yun nga, yung kagaya ng sinasabi nila at sabi rin ni Barbie kanina, on and off ka dapat as an actor eh. Pero ito, meron at meron kang nabibitbit pa uwi. Nasa kotse ka, natulala ka sa isip mo lang, lalo pag nakukunan namin yung mabibigat na eksena. Naranasan ito ng mga kapwa natin Pilipino ng mga panahon yun. Kaya, this is a way of honoring them. This show, Kulang Araw, is a way of honoring those people who have survived and fought for our freedom. At ikaw naman, Sanya?
Sa akin po, totoo yun, no? Ang dami natin na-experience dito sa World War II. Talagang masaklap yung pinagdaanan nila. Kaya nga nung nabasa ko nga itong script, ano, talagang... alam mo, habang pinabasa mo yung script, ramdam mo na sila eh. Yun yung mahalaga lagi sa akin. At siguro malaking bagay din sa akin na I was given a privilege na makausap natin yung mga comfort women ng personal. So, ang habang nagkukwento sila, ramdam na ramdam mo yung sakit ng pinagdaanan nila. Katulad ng sinabi ko kanina, sobrang sariwa pa rin sa kanila yung sakit na naranasan nila nung panahon ng mga ng digmaan. So, malaking bagay ito na talagang ma-i-share natin na sana ay marami tayong matutunan. Marami rin palang bagay dito na minsan may mga problema tayo na akala natin sobrang bigat na nun. Pero hindi natin nakikita na may mas mabigat pa palang pinagdaraanan ng ibang tao. So, yun sana na kung sila nga hindi sumuko, bakit ka susuko, di ba? So, yun yung isa. At yun nga, habang nagkukwenta sila, parang you wouldn't want to be in that situation na mahirap. Yun lang naramdaman ko, na may mas mahirap pa sa sitwasyon natin, kaya huwag kang susuko. Ayan, walang susuko. Yes. Ayan, yung susunod na